Kapag umibig ka sa mahirap, umiibig ka sa kanila dahil lamang tao sila eh. Hindi ka umiibig sa isang mahirap dahil meron kang pakinabang na, uy, may makukuha kang pera, meron kang makukuhang donasyon, meron kang makukuhang kotse o fringe benefits. Kaya yung pag-ibig sa mahirap, tinuturuan tayo na ibigin ang lahat ng tao. The church has become a bringer of hope for people who are hopeless. Makita nila na meron pa palang pag-asa kasi meron pang nagmamahal sa amin. Meron pang nakikisa sa amin. At alam namin na hindi kami pababayaan ng Diyos. The cardinal always says, the poor is still with us. We have many, many poor. We have to do more. And when he says doing more, it's not just helping the poor. It's also getting more people to help the poor. Because it's the only way we can bridge the gap between the rich and the poor. Sa lahat ng mga ito, mainam na tanungin, kaya ba ng ating pananampalatayang buwagin ang mga istruktura sa lipunan na patuloy na nagpapahirap sa ating mga kababayan? When the church confronts sinful structures, it should be a fruit of prayer. When the church challenges people to be better, it is also a fruit of prayer because I myself have experienced the mercy of God. That is why I can challenge you to be better. And with conversion, we say together, Lord have mercy, we are a community of sinners. So prayer is always the companion in whatever the church does. We all have the same mission, and that is to bring the kingdom of God on earth. And I don't think there's any point of disagreement, eh, di ba? If we only accept that we are all called to be His stewards, not only of His natural resources, His creations, but most especially of His people. Jesus na aking kapatid, sa lupa nami bumalik. Iyong mukha'y ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po'ng makikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, gawain ka'y mapasa akin. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan.